Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Mga minamahal na mga kapatid, ating itaas sa Panginoong Diyos ang mga biyayang ating ipinapanalangin. At upang tayo ay maging marapat sa banal na pagdiriwang na ito, ating paghisihan ang lahat ng ating mga naging kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagkapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng Genesis. Noong mga araw na iyon, umalis si Jacob sa Beersheba at nagpunta sa Haran. Inabot siya ng paglubog ng araw sa isang lugar at minabuti niyang doon na magpalipas ng gabi. Isang bato ang inunan niya sa kanyang pagtulog. Nang gabing iyon, siya'y nanaginip. May nakita siyang hagda na abot sa langit at nagmamanhik manaog doon ang mga anghel. Walang ano-ano'y nakita niya ang Panginoon sa tabi niya. Wika sa kanya, "Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham at ni Isaac. Ang lupang ito na iyong hinihigan ay bibigay ko sa iyo at sa iyong lahi. Darami sila na parang alikabok sa lupa at malalaganapan nila ang apat na sulok ng daigdig. Sa pamamagitan mo at ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa. Tandaan mo, susubaybayan kita at ipagtatanggol ka saan ka man magpunta at ibabalik kita sa lupaing ito. Hindi kita hihiwalayan hanggang sa matupad ang lahat ng sinasabi ko sa iyo." Nagising si Jacob at ang sabi, "Hindi ko alam na narito pala ang Panginoon. Nakapangingilabot ang lugar na ito, ito ang bahay ng Diyos at pintuan ng kalangitan." Maagang gumising si Jacob ng umagang iyon, kinuha niya ang inunang bato at itinayo bilang isang alaala. Binusa niya ito ng langis at itinalaga sa Diyos. Tinawag niyang Bethel ang lugar na iyon na dati tinatawag na Luz. Nangako si Jacob ng ganito, "O Diyos, kung ako'y sasamahan ninyo at iingatan sa paglalakbay na ito, makakalit pararamtan at makakabalik na muli sa bahay ng aking ama.
Kayo po ang magiging Diyos ko. Sasambahin kayo sa lugar na ito na pinagtatayon ko ng batong alaalang ito at iaalay ko sa inyo ang ikapu ng anumang ipagkakaloob ninyo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalingan niyong makapangyarihan, makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ko tahanan, ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tagi kong pinagkakatiwalaan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag, at kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lukuban siya sa ilalim ng kanyang malabay na pakpak, sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas, iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya ay tapat. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may hilahil ay sasaklolohan. Diyos kong tapat at totoo, ikaw lang ang pag-asa ko. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang nagsasalita si Jesus, may dumating na isang pinuno ng mga Hudiyo. Lumuhod ito sa harapan niya at ang sabi, kamamatay lang po ng aking anak na babae, ngunit sumama lamang kayo sa akin at ipatong ang inyong kamay sa kanya ay mabubuhay siya. Tumindig si Jesus at sumama sa kanya, gayon din ang kanyang mga alagad. Sumunod din ang isang babaeng may 12 taon ng dinudugo. Lumapit ito sa likuran ni Jesus at hinipo ang laylaya ng kanyang damit, sapagkat sinabi niya sa sarili, mahipo ko lang ang kanyang damit ay gagaling na ako. Bumaling si Jesus at pagkakita sa kanya'y sinabi, anak, lakasan mo ang iyong loob. Pinagaling ka ng iyong pananalig. Noon di gumaling ang babae. Nang dumating si Jesus sa bahay ng pinuno, nakita niya ang mga manunugtog ng plauta at ang maraming taong nagkakaingay. Sinabi niya, magsilabas kayo, hindi patay ang bata, natutulog lang. At siya'y pinagtawanan nila. Ngunit nang mapalabas na ang mga tao, pumasok siya, hinawakan sa kamay ang bata at ito'y nagbangon. At ang balita tungkol sa pangyayaring ito ay kumalat sa buong lupaing iyon. Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo.
Magandang hapon po sa inyong lahat. At welcome po dito sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, ano? Kung inyong mapansin, ano, dalawa ang pangyayari, dalawa ang gumaling sa mabuting balita. Una, yung babae, hindi lang gumaling, nabuhay. Padalwa, yung babaeng dinudugo, ano, siya'y gumaling. At kung inyong mapapansin, itong mga lumalapit kay Jesus na ito, ito yung mga, sabi nga'y desperado na. Walang-wala na ang malapitan. Patay na. Tingnan ninyo ha, patay na ang anak. Isipin mo, pagpatay ng iyong anak, sabihin ay sukdula na, no? Wala ka ng malapitan pa. Wala na. Kumbagay, ang lahat ng iyong pag-asa ay parang nawala ng lahat. Patay na, no? Pero, alam nitong Hudiyong ito na si Jesus ay nagpapagaling at bumubuhay. Napabalitaan niya. Hindi man ganun kanyang kalalim ang kanyang paniniwala kay Jesus, pero alam niya na si Jesus ay bumubuhay at nagpapagaling. Kaya, sabi niya ay, maipatong niyo lamang ang inyong kamay. Gagaling ang anak ko. Mabubuhay ang anak ko. Ganyan nga ang nangyari. Nabuhay ang batang babae. Padalwa, isang babaeng 12 taon na. Ibig sabihin, napakatagal na. Wala na ding malapitan. Matagal nang may sakit. Wala nang malapitan. Para siya'y pagalingin sa kanyang karamdaman. Ngunit, muli, nabalitaan niya sa Jesus. No? Nabalitaan niya sa Jesus na ito'y nagpapagaling. Hinawakan yung laylayan ng damit sapagkat para sa mga Hudiyo, yung tassel ng damit ni Jesus yan ay presensya ng Panginoon. Kaya nung hawakan niya, siya'y gumaling. Mga minamahal, dito pwede nating makita sa ating pagninilay. Una, pag dumating sa punto na parabang sukdula na, na wala ka ng malapitan, halimbawa may matitinding karamdaman na parabang walang-wala na, no? Lahat ay napuntahan mo na para ikaw ay pagalingin, pero wala, no? Mayroon kang pinagdadaanan na problema. Lahat ang mga tao pinuntahan mo na para kay tulungan, pero wala pa rin. Saan ka dapat pupunta talaga? Kay Jesus. Tingnan niyo dito po sa Dambana ni Santo Padre Pio, napakadami ng kasong ganyan, no? Sila'y nasa sukdula na, na para bang mawalan na ng pag-asa. Pero, dumadating sa punto na hinahawakan sila ni Jesus at sila'y gumagaling. Amen. Kaya mga minamahal, ano, laging tayo'y lumapit kay Jesus. No? Huwag kayong makakalimot lumapit sa Kanya kapag ka dumating na sa puntong parabang sukdula na at parabang wala ng pag-asa. Pero si Jesus na andyan para hawakan ka, para pagalingin ka. Hindi lang sa iyong karamdaman, ngunit sa anumang iyong hinihiling sa Kanya. Katulad po nung ibinahagi ko dati, ako po'y nandyan sa likodan, sa may unahan, at merong isang lumapit sa akin, siya'y napadaan laang, ano, napadaan. Dito, nabalitaan niya ang Padre Pio, napadaan siya, siya'y taga Cagayan, siya'y nandun lang sa likodan, humiling sa tulong ni Santo Padre Pio, meron siyang hiniling. Umalis na uli. Ano? Pagkahiling niya, umalis na uli. Pero, pagkalipas ng isang buwan, bumalik siya. Sapagkat, yung parabang alam niya na walang-wala na siyang malapitan, sukdula na. Ano? Para siya pagod na pagod na, hirap na hirap na. Pero siya tumindig lang sa unahan at nagsabi kay Padre Pio, pinagbigyan siya. Kaya nung siya bumalik,
siya'y nagpapasalamat na. No, ganyan mga minamahal, ano? Kaya sa buhay natin, ano, huwag kayong titigil sapagkat ang pag-asa ay hindi namamatay kapag tayo laging nalapit sa ating Panginoon. Para sa maghahandog na sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay sinawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag. Sa kadakilaang sa iyo ay likas, sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel na nagisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay nagpalakad, at nakiramay sa lahat. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may pag-ala. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katauhan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin, ito ang aking katauhan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo't pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus naming mahal, iligtas mo kami, Tanan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang halis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo't paging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang kalinisinisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Awitin natin ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa sala para na pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iharya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban,
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Isasagawang second collection ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog.
Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin na pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat, Padre Pio, taga Petrolcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsipo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, kung niyo pong mapapansin ay sinasagawa na natin ang pagsasaayos ng extension area sa gilid ng Main Church at ang minor repairs ng Divine Mercy Sanctuary. Muli po kami nananawagan sa mga may mabubuting puso na nagnanais maging bahagi ng paggawaing ito. Mangyari makipag-ugnayan po kayo sa opisina ng parokya o sa pamisahan para sa inyong mga tulong at donasyon. Ikatlo, mga kapiyo, ang osteria ay lugar dito sa pambansang Dambana na maaaring puntahan at kainan ng mga bumibisita dito. Itinayo natin ito bilang bahagi ng updated complementary norms to the 1983 Canon Law and Requirement of the CBCP as a National Shrine. Kaugnay nito ay mahigpit tayong pinaalalahanan sa ating panawagang Clego, Clean as You Go, sa lahat ng lugar sa loob ng pambansang Dambana, lalo tagit sa osteria. Paalaala po, huwag iwanan ang kalat sa mga upuan. Tayo po ay may basurahan sa likod at gilid ng ating simbahan. Pinapaalam din po sa lahat na gamit ang ating main arc entrance, tayo may malalaking safe and free parking dito sa loob ng pambansang Dambana. Ikaapat, mga kapiyo, palagi po natin tandaan ang pambansang Dambana isang sagrado at banal na lugar. Mangyaring sa pagbisita natin dito ay sundin ang mga tama at angkop na kasuotan, tanda ng pagsamba at pagbibigay galang sa ating Panginoon. Ikalima, isang patalastas, bahagi na layo ng pagpapaunlad, ad experimentum ng parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Simula po noong Hunyo ay sa kapilya na ng San Pedro ipinagdiriwang ang mga pamparokyang gawaing sakramental tulad ng binyag, kasal at mga katulad nito. Gayunpaman, ang inyong makikitang pagdiriwang ng kasal dito sa Main Church ngayong buwan ng Hulyo ay mga naka-reserve na schedule noong nagdaan taon pa. At nagkataong napasabay naman sa pagkasaayos ng Divine Mercy Sanctuary, mangyaring makipag-unayan kayo sa opisina para sa mga paglilinaw at katanungan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat pat mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan.
Magsitayo pang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang Makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na humayo kayo sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Humayo na di payag, kanyang pagkalingat abag, isa buhay, pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.